Who's your president? Is it BBM? BBM, 2022. Okay, thank you. Thank you, Dave. BBM, 2022. Again, please. BBM, 2022. Thank you very much. Thank you. Ito si Manong Ben. Tatanungin ko lang sa kanya kung ano ang mga nangyari at saka mga pagkakaiba ng mga naging presidente sa loob ng 30 years kumpara kay former President Marcos. So Manong, anong mga nagustuhan mo nung martial law kumpara ngayon yung mga nagdaan mga ibang presidente after President Marcos? Ang daming maganda ginawa ni Marcos ng martial law. Katulad ng CCP, NCLEX, SLEX. Beautification ng Manila. Beautification ng Manila, ang dami. At saka daming tinulungan na tungkol na ma... Ano ba yung... Ang daming tinulungan ng mga Pilipino tungkol sa ginawa niya. Ngayon, dapat sana ibalik natin si BBM para okay na rin lahat. Ipagtuloy niya ang pinupisan ni dating President Marcos. Ngayon, at saka ibalik natin alisin natin yung Ninoy Airport, maging Manila International Airport, yung dati. Mas maganda. Di ba nung panahon ni Marcos, tayo ang nag-export ng bigas sa ibang bansa tulad ng Vietnam, Thailand. Pero ngayon, bakit tayo na nag-i-import ng mabigas? Kasi itong gobyerno natin, ang ginagawa nila, binukol sa lahat ang mga pera dahil mas gusto na hindi nila tinutulungan ang mga magsasaka dito sa atin. So gusto mong maibalik yung Masagana 99 at saka mga Kadiwa. Di ba ang bibili noon sa Kadiwa ang mumura? Yan, siyempre gusto kong ibalik yan. Yan nga dapat sana ibalik natin yung mga Marcoses para maibalik lahat yung mumulay na rice, yung pagkain natin. So anong masasabi mo dun sa Bataan Nuclear Plant? Dapat bang i-activate yon? Dapat i-activate yan kasi nakakatulong sa mga electricity natin dito sa Pilipinas. So palagay mo, kung mananalo si BBM bilang presidente itong darating na May 2022, palagay mo ipagpapatuloy niya ang mga programa ng tatay niya noong presidente pa siya? Siyempre itutuloy niya lahat ang ginawa ni dating President Marcos kasi yan ang mabuti para sa mga Pilipino. Yung nga, nababaltaan natin, nakikita natin yung platforma ni ko ngayon, ni BBM. Di ba ang sabi niya, ibalik yung agrikultura, dapat yan ang unahin niya para maibalik yung dating sigla ng mga magsasaka katulad ng pag-i-export ng mga bigas at saka murang bigas. Kasi ngayon, ang nakikita natin sa bansang Pilipinas, napakamura ang palay pero napakamahal ang bigas. Di ba? Tama yan? Tama yan. Tama. Saka mga abono raw, 2,600 na isang sako. Di kawawa naman yung magsasaka. Kailangan ma-improve yung agrikultura sa Pilipinas. Para kikita rin na magsasaka sa atin para hindi sila mahirapan. So, salamat Manong nga. Si Manong is one of the witness ng martial law during Marcos time. So, kasi teenager pa ako, medyo alam ko na. At saka nagtrabaho ka sa gobyerno, di ba Manong? Naging engineer ka sa flood control? Oo, nandyan ako noon sa Pasig, public highways noon, panahon ni Marcos. Di ba sabi nila maraming project si Presidente Marcos noon tungkol sa flood control sa Manila pero hindi natuloy? Oo, marami pero hindi natuloy. Dahil pumasok si mga Aquino, di ba? Oo, pumasok ang mga Aquinos. Hininto lahat yung mga project ni Marcos? Okay. Tama yan. Okay, so salamat Manong sa... salamat sa interview ha. Salamat sa mga naibahagi mong kaalaman. Ito ay sana makakarating sa mga kabataan na hindi alam ang naging istorya, tunay na istorya ng martial law noong panahon ni Apo Marcos. Yung mabuhay, JBBM! Yay! Salamat! May nakalimutan pala ako. Ngayon, yung mga ayaw kay Marcos, huwag kayong dadaan sa NCLEX, SLEX, at saka Juan Manganito, Bridge, at saka huwag kayong pumunta sa CCP,
Yung cultural center, huwag kayo pupunta sa Luneta, yung ang daming pinaayos ni ano, ni President Marcos. At saka huwag kayong dadaan sa Marcos Highway pagpunta ka sa Baguio. Lilipad kayo. Yan na dapat iboboto natin si BBM. Yan ang talaga tunay na maging presidente sa atin. Future presidente natin. Mabuhay siya. Yay! Kung matanda na ako, pag magkasakit kayo, huwag pupunta kayo sa kidney center, lung center, PGH, sana Lazaro Hospital, Heart Center. Magpagamot kayo sa kung ano-ano dyan. Magpagamot kayo kay Duterte pag ano. Nasarili niya kasi may sira ang utak niya. Ngayon, hindi tama na ang ginagawa niya. Hindi tama pa na malaman niya. Kasi gawain niya. Mabuhay! Mabuhay si BBM again! Yeah! Okay! Mga bata, pag-isipan ninyo na mali ang pinakabibintangan nila kay President Marcos nung martial law. Nasa libro. Hindi tama yan. Dapat sana yung mas matanda katulad namin na may edad kami, yan ang tanungin ninyo kung anong talagang ginawa nila na mabuti para sa Pilipinas. Yes! Thank you! Yeah. Sigaw kayo. What's your president? Is it BBM? BBM 2022. Okay, thank you, Dave. BBM 2022. Again, please. BBM 2022. Thank you very much. Thank you. All in BBM up on the Arizona. All in BBM up on the Arizona.